Magandang gabi mga ka-ABM! Nandito po ang Kumars Cooks Reyes! Sa ngalan po ni Marcia Palma, Mikay Aloba po para po sa isang edisyon ng ABM Live Streaming! Don't forget to follow, like, and share our page, Consihal Alex Mangasar and Consihal Alex Mangasar YouTube channel and Kumars YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga programa. Okay. Good evening, Tapo! Good evening! And good evening sa lahat ng mga ka-ABM at mga Kumars na nandito sa ating live streaming. Yes. Okay, Mikay, gusto kong ano kasi, gusto kong i-introduce sa ating mga ka-ABM, sa ating mga Kumars, ang pinakabago, pinakababy na proyekto ng ating mahal na Congressman Alex Mangasar. At ito ay ang Mobile Clinic! Ito yung nilunsad natin last week sa Barangay 14 sa Matad Compound. Yung nag-launch tayo dito sa Barangay 14 yan, di ba? Tapos ngayon, nag-introduce tayo sa Barangay 1 to 8 bagong ano ba tawag? Barrio San Jose, di ba? Yeah, oo. Actually, doon in-introduce ang ating bagong-bago at ang pinaka-babing proyekto ng ating mahal na congressman. Yes, sobra. As in talaga, sobra din yung natanggap natin na pagmamahal. Yes. Launching ng ating mobile clinic ay dinagsa, pero mas nabigla ako. As in talaga super dinagsa. Dito sa ating introduction ng ating mobile clinic, ang daming tao. Yes. Pero kahit maraming tao, nasunod pa rin natin ang ating safety protocol. Yes. Kasi naman, di ba, ang ating mahal na konsehal nag-isip. Ang ating mahal na congressman ay nag-isip kung paano magiging smooth ang takbo ng ating mga pasyente at ang nagtulong-tulong kasama ang ating mga staff ng ating MRO. Yes. Kasi naman, pinag-isipan kung paano natin maitatawid itong ating proyekto na ito. Na masusunod ang safety protocol. At kasi naman, nagkaroon tayo ng doon sa unang station o yung ating table number one. Table number one. Yes, oo. Una, nakapila sila para for table number one. Habang kinukuha ang kanilang information at saka yung kanilang mga Yung registration. Parang ganito, ito papakita ko po. Ito yung pinakikita natin sa ating mga ka-ABM at Kumars. Ito yung form. Pero actually, isa to sa mga form na sinusulatan nila. Diba? Kumbaga, ang alam ko, a day before, binibigay na yung form para doon sa mga gusto magpa-consulta kinabukasan. Barangay mo ang pupuntahan natin bukas, which is 108. Uh-huh. Ngayong gabi or kaninang hapon, nagpapamigay na ng ticket or neto para malaman nila kung ano yung nakapaloob sa ating paano yung mga dapat din sundin, diba? Ayan, katulad niyan, doon sa healthy, doon sa ating table number 1, doon pa lang malalaman na ng ating doon sa information kung kailangan niya pa bang dumiretso sa table number 2 o kailangan niya ng dumiretso doon para sa X-ray at saka sa ECG. Yes. Ngayon, para nga smooth, sasabihin na nung doon ka na dumirekta, huwag ka nang dedirekta sa, huwag ka nang pupunta ng 2, 3, 4, 5. Kasi may nakaabang na ano na dyan. Oo, kasi yung next table, ito yung para sa mga FBS. Para doon sa mga nagpapakuha ng sugar. Yes, yung glucose test, di ba? Yes. Blood glucose test. Ito yung nagpa-fasting, di ba? Yes, mag-fasting ka talaga ng 8 hours, di ba? Oo. Or sabihin natin na 8 hours ka mag-fasting. So ang last na kain mo is 10 o'clock. Magbibilang ka ng 8 hours, which is
kinabukasan ng 6 a.m. dapat makuwanan ka na ng blood sugar. Yeah, dahil pero may pero. Siyempre, ang dating natin sa bawat barangay is 7 o'clock at mag-i-start tayo ng 7. Yeah, 7:30. Mayroong allotted time para dun sa mga last na kumain na ng 10 o'clock ng gabi. Which is pwede pang kuwanan hanggang 8 a.m. Okay. So, kung kayo naman po ay last na kumain ng 12 midnight, hanggang 10. Yeah, habol na habol yes, sila habol. Sa pagdating natin, okay. Di ba? Hanggang sa mag-prepare, hanggang sa matapos yung ating ano, habol na habol sila na hanggang 10 a.m. Pero ang out natin sa kanilang mga lugar is 12. Or yeah. Kailangan matapos natin. Kung yung mga nakapila, yes, di ba? Diba? Kaya nga meron ding cut-off, di ba? Mm-hmm. Oh, pero ano ah, Kumar, Mikay, yung sa nagpa-fasting, hindi po sinabing nag-fasting kayo ng 8 hours. Baka mamaya natulog kayo ng 10 p.m. Natulog kayo ng 10 p.m. Pero ang huling kain ninyo 8 p.m. Hindi po ano yun. Hindi counted po hindi yun. Hindi counted yun. Kumbaga, hindi magiging accurate doon, yung kalalabasan ng blood sugar yeah. testing. Ang yun. Bibilangin doon, yung magmula nung kumain ka na huli na 8 p.m. Mm-hmm. Hindi yung pagtulog mo ng 10 p.m. Oo, baka sabihin nila, ang fasting, ganun. Diba? Yeah, oo. Ngayon, ang nagpa-fasting po kasi, kung halimbawa po, matutulog kayo ng 10 p.m. Pero be sure na meron kayong isusubo na solid food yes. tulad ng tasty o kaya na kahit na anong tinapay na pwede ninyong kainin o kaya naman po kung halimbawa gusto ninyong magkain okay din lang mm-hmm. naman. Kaya lang kumbaga magbibilang kayo. Oo, magbibilang kayo. Kung halimbawa 10 ang huli ninyong kain o kaya 11, bibilang lang kayo ng 8 hours. Yes. Diba? So yun, pag natapos na yun, pwede kayong makuhana na ng blood sugar. Yeah. Pero kung hindi naman po masusunod at gusto nyo magpakuha ng blood sugar test, hindi po magiging accurate yun. Kahit sabihin nyo po na nakainom ka lang ng tubig. Yeah, oo. Kailangan po maging honest ka rin. Oo. Maging honest ka rin dahil kumbaga... Kunwari, baka mamaya ikagulat mo pa yan. Oo, diba? Kunwari uminom ka ng kape, pero ang sinabi mo sa amin ay hindi. Ikagugulat mo yan dahil mataas ang magiging resulta ng inyong blood test. Totoo yan. Kaya po mga Kumars, mga ABM, so sensya na po. Sige po. Yun po, mga ABM, mga Kumars, mag-fasting na po kayo para po maging accurate yung inyong blood sugar na ano na test. Yes. Kaya yon. So kaya, after natin din sa table number 2. Oh, halimbawa table number 2, pwede na siyang sumunod ulit after nung kanyang blood sugar, pwede na siyang pumunta dun sa table number 3, which is ano which is the blood pressure. Yes. So yan, ito ang mga Kumars, mga ka-ATM. Sa blood sa first table andyan ang mag-a-assist. Sino mga mag-a-assist din sa table number 1? Table number 1, kung sino yung ano katulad kanina, mm-hmm. ang naka-assign doon ay si Maribit mm-hmm. at saka si Rosalina. Yes. Yan yung mga kasama natin yeah, dito sa... Tapos, pagdating naman doon sa kabilang table, andun yung para sa FPS, nandun po si Kuya Rob. Yes. At saka sino yung assistant na babae? Si Loren. Si Lori. Si ano? Si Mona. Si Ate Mona. Si Mona, yeah. Ang kanyang assistant kanina. Uh-huh. Kasi si Loren may sakit yata. Uh-huh. Hindi. Wala siyang sakit. Nagpa-check up. Isa rin yan sa kasamahan natin dito sa si Lori. Ang isa sa mga youth na kasama natin. Actually, dapat kasama natin siya ngayon. Para malaman ng ating mga ibang mga ka-ABM na mga Kumars. Hindi lang mga may edad yes. ang ating mga kasama dito. Kasama natin dito ang mga volunteer ni Consul Alex Mangasar. Congressman Alex Mangasar. Meron din tayo mga youth na willing na yes. mag-volunteer. Mm-hmm. Actually, ang dami nila, di ba? Actually, oo. Kaya lang. Yung iba kasi merong online class. Yeah, oo. Pag free time lang sila, doon sila pupunta. Pero si Lorraine hindi yan.
Araw-araw yung sinabi. Araw-araw, oh. Yes. Kasi parang nag-stop yata siya. Hindi ko lang alam kung nag-stop siya or na-late ng ano. Ng enroll. Oo. Tapos, halimbawa po, oh, yung next table naman, pagdating dun sa blood pressure. Mm-hmm. Dun sa FBS, di ba, si Kuya Rog at saka si Mona. Yes. Dun naman sa blood pressure, andun si Kuya Ruel. Yes. Si Kuya William. Si William Saigo, yung magtatay. Yeah. Oo. Yung magtatay talaga. William Saigo, at si William. At saka si Vincent. Si Vincent. Nandiyan. Yun, sila yung mga nag-BBP. Mm-hmm. Tapos, pagkatapos nyo sa blood pressure, mapupuntahin naman kayo doon sa ating next table na nandun na mismo yung ating mga doctors. Yes, nandun na yung mga doctor natin. Para magpa-consulta kung ano yung mga dapat nilang gawin. Mm-hmm. Kung ano man yung mga nararamdaman nila. Yes, pwede silang magpa-consulta, di ba? Yes. Kung pwede silang, kasi, sa mobile clinic natin, nandiyan ang ECG at saka X-ray. Yeah, oo. Diba? Oo. Kaya malalaman nung pasyente, kung halimbawa, sinabi ni doktora na, kailangan mo magpa-X-ray, kailangan mo magpa-ECG. Yes. Diba? Pero kung halimbawa naman, wala, hindi na kailangan ng ECG, ang X-ray, pwede naman silang resetahan kung ano yung nararamdaman nila. O, halimbawa po, meron na kayong reseta, pupunta lang kayo sa kabilang table, ando na ang ating pharmacy. Yes. Yes. Na ang tagapangalaga mini, si Ate Mayang. Diba? Siyang namamahala ng ating mini pharmacy. Yes. Oo. Kadahil hindi naman po lahat ng gamot makukuha doon. Mm. Pero ang assurance kasi, natin, yung mga maintenance vitamins, yeah. mga vitamins din ng bata, yeah. Diba? Meron din po tayo sa mga bata, yeah. Mga KD, hindi lang mga vitamins na mga adult. Yes. Pero ang maintenance natin na nandoon ay katulad ng amlodipine, yes. Losartan, and yung sa mga pang high blood, di ba? Ang vitamins natin doon is yung vitamin C. Yeah, zinc vitamin yata C yun, parang zinc. Zinc, di ba? Tapos, meron din tayo doon sa mga mataas ang sugar, tulad ng metformin. Mm-hmm. Yes. Saka maraming pang iba. Actually, madadagdagan pa yun. Yeah, madadagdagan pa yung mga gamot na ibibigay natin sa kanila. Kasi yung doktor natin, may ibang nire-reseta dahil nga doon sa mga nararamdaman na dinadaig sa kanila ng ating mga KABM, mga Comars. So ngayon, dadagdagan natin yung mga nire-reseta sa kanila. Kaya mga KABM, dahil speaking of mga reseta at mga gamot, ilo-launch na rin natin ang ating Mobile Pharmacy! Butika, diba? Ang tawag natin dun is yung Mobile Butika. Yan. Yan. Talagang pinag-isipan mabuti ng ating Congress. Yes, kasi halimbawa po, kung nasaan ang ating mobile clinic, nandun din po ang ating mobile botika. Yes, kaya abangan yan mga KABM, mga Kumar. Kaya kumbaga, maswerte na naman yung unang maanuhan ng ating mobile botika. Dahil kahit pa paano, medyo makukumpleto na yung gamot na nandun sa ating mobile botika. Iniisa-isa talaga ng ating congressman yung mga proyekto niya. Talagang hinihimay. As yeah. In talagang, yung kala mo yung ipapasok na sinulid sa karayom, di ba? Yes. Ganon katindi mag-isip ang ating kasi naman, ewan ko kung natutulog pa si Kong. Oo nga, hindi natin alam kung natutulog pa. At hindi ko rin alam kung paano siya matulog. Tanong natin kay Mom Laura kung natutulog pa si Kong. Mom Laura, natutulog pa po ba si Kong? Meron naman si Mom Laura. Kasi baka mamaya, natutulog, pero iniisip niya kung ano yung diba? Mga proyekto niya kinabukasan. Yes, o yung sa susunod na bukas, yes, di ba? Sobra, as in talagang detail by detail. Yan ang binababasa atin ng ating Congress. Oh, katulad nga yan. Oh, hindi pa nga na, kumbaga, kala-launch pa lang ng ating mobile clinic. Yes. Yung mobile butika na naman. Oh, katulad noon, akala ko nga mobile kitchen lang. Oo. Nagkaroon ng mobile clinic. Hindi, bago ang mobile clinic, syempre yung ano ko muna, bread and cheese. Ah, oo. Diba? Bread and cheese. Ay, nako, diba? Hindi ako magtataka niya kung magkakaroon tayo ng Mobile bakery! Yes, ito yan. Baka susunod, yun na talaga. Mobile bakery na. Yes, oo. Diba?
biruin mo, oh. Iluluto niya, tapos pamimigay. Totoo. Doon nga lang sa mobile kitchen, di ba? Actually, ang mobile kitchen natin, parang halos lahat na ng barangay dito sa barangay, District 2. Oh, diba? Halos lahat napuntahan. Napuntahan na natin. Oh, kaya pero, yung iba, inuulit na meron natin. Lang, ano, meron namang mga hindi pa talaga na napuntahan. Yes. Dahil, kumbaga, hindi naman ganun na, kasi katulad yung amin. Alam ko, kasi merong barangay na hindi ganun ka, ano yung atin. Yung tao, hindi ganun kadami. Ang antas ng pamumuhay ay medyo mataas. Kaya kumbaga, siguro mas kailangan ito ng mga nasa mababang antas. Yes. Yung talagang alam natin nangangailangan na, talaga. Na talagang nangangailangan. Yeah. Kaya siguro, yung mga matataas ang antas na barangay na hindi napuntahan, hindi naman sila magdadamdam dahil alam nila na mas may nangangailangan dahil sila afford nila kahit na ano bilhin nila. Totoo yan. So, yun na nga, di nag-launch tayo ng mobile kitchen ang una, di ba? At alam ko, nilaunch itong mobile kitchen July? Yeah, last mga July. July, no? Yeah, July siya. So, tapos, hindi pa natatapos yung July. Dinuktungan kagad ng iba pang proyekto ng ating congressman, di ba? Yung bread and cheese naman, yan yung nagbabahay-bahay kami. Yeah, di ba? So nakikita naman sa live na nagbabahay-bahay kami. Ito yung mga kahit wala kang ticket or yung stub na binibigay ng ating mga leaders ng barangay, binibigyan ni congressman. Kasi, basta nasa bahay ka. Oo, basta nasa diba? Bahay ka, nandun ka mismo sa pintuan ng bahay mo. At sinabi mo kay Konsi ay kay congressman na wala kang ticket, bibigyan at bibigyan. Totoo, di ba? Kaya yung mga walang ticket, basta nandyan kayo sa bahay ninyo. Oo, maghintay kayo. Pag kinatok kayo ng congressman natin, yan na yun. Yes. Diba? Kaya pasensya na kung maaga kami nang iistorbo sa inyo kasi para sa inyo rin yun. Yeah. Pang breakfast nyo kahit paano, di ba? Eh, ako naman ano, okay lang istorbihin mo ako kung gano'n naman ang diba? Ibibigay mo sa akin. Diba? Para saan pa na nakamenos ka ng pang ano man. Pang-almusal. Diba? Diba? Ng kahit isang araw man. Yes, oo. O tapos ngayon, dinilaunch ang ating bread and cheese. Nilaunch naman itong bago nating mobile clinic. Yes, diba? Oo. Kaya ano pang hahanapin mo? Nandiyan na lahat. Pagkain, gamot, yung mga parang hospital na yung hindi na ako magtataka ha, kung magmo-mobile hospital si congressman. Iikutin niya yan ganun. Di ba? Yes. Oh. Okay. Dito na tayo. So yung sa laboratory naman po natin, nandiyan ang ating mga kasamahan. Di ba? Oh, yung mga... Hindi, cancel mo lang. Okay. Di na tapos na tayo sa ating mobile clinic. Diba? Yes, oo. Antayin nyo naman ang ating mobile butika. At ang mobile bakery. mobile hospital. Yes. Lahat ipupush ng ating congressman. Diba? Pero ano nga kaya no, kung mangyari yung mobile hospital? Paano kaya? Yan ang iniisip ko kung ano ang gagawin ni congressman. Yes. Eh, di ba? Kung matuloy man yung mobile yung hospital na yan. Yung proyekto niya na yan, di ba? Parang ang sarap nun, no? Parang nandiyan ka na lang sa bahay mo. Uh-huh, di ba? Diba? Tapos pupuntahan ka na lang ng ating congressman. Okay! Gusto ko nga palang kamustahin ang ating mga ang mikay, ang ating mga partners na nagtitiwala kay
Congressman Alex Mangasar. Yes. Ang dami niyan, actually. Oh. Actually, marami na, pero nadadagdagan pa ulit. Diba? Actually, kung sakali mang merong may mawala dahil ang nagkaroon ng content problema. Mm-hmm. Dahil pero, sa pandemic. Pero, ilan naman ang kumapalit. Yes. Mawala isa, may 10 dumadagdag. Yes. Kaya hintayin din ninyo yung aming mga bagong partners. Yes. Lalo na magkakaroon din ng partners na drugstore. Oo nga, narinig ko nga yun. Yes, oo. Kayong actually, ano yun, di ba? Yeah, actually, yun na nga yung hinihintay ko eh. Ako din. Kasi at least, para sa akin, proud ako na maibalita yan sa aking mga kabarangay. Yes, totoo naman, di ba? Okay, so, kaya gusto kong pasalamatan ang ating mga partners tulad ng Divine Love Medical Clinic. RU Mang Medical and Maternity Clinic. Back Street Veterinary Clinic. Joji Simpalco Salon and Spa. Facial Plus Health and Beauty. Banahaw Hill Spa. Papaps Pares, Pares Bulalo, Lugaw at iba pa. Hugot Cafe. Milty Social. Red Ribbon. Rina's Kitchen. Mama Rosette's Catering Services. Saludes Dental Clinic. God's Hand Lying-In Clinic. BCJS Lying-In Clinic. Lucas Medical Services. Survivor Lying-In Clinic. STI College, Caloocan City. Interface Computer College Incorporated. Vinkix. CPWD Consultancy and Documentary Services. Three Kings Diagnostic Clinic. Cytochem Medical Laboratories. Prime Love Incorporated Medical Clinic. Royal Care Dialysis Center. Calcen Eye Clinic. BMI Medical Clinic. Ingel Optical Clinic. Sarate Verano Optical Clinic. ER Ramos Optical Clinic. Bernardo Dental Clinic. Nate Funeral Services. Okay. Diba, tita, ang dami, diba? So, ayan. Yan, daming yan. Madadagdagan pa yan. Mm-hmm. Yan, dami na yan. Kung lahat ng ating mga KABM ay mapupuntahan lahat yan ng ating mga merong ABM loyalty card. At pwede silang mag-selfie dyan. Oo nga, diba? Mag-selfie mo, sila. Yung mga gustong sumali para sa ating servisyong mga SAR, i-selfie mo part 2. Yes. Ang gawin lang po natin, mag-selfie lang po tayo sa apat na programa ng ating mahal na konsihal tulad ng Fire and Rescue, na makikita ninyo ang ating fire truck at ang ating ambulance, pwede tayong mag-selfie na kasama yung ating fire truck at ating ambulance. Doon naman po sa ating SPWD, kung halimbawa meron kayong kapitbahay, kamag-anak, kabarangay, na SPWD na nag-birthday, nag-birthday at may natanggap na birthday package mula kay Congressman Alex Mangasar, pwede tayong mag-selfie na kasama yung ating celebrant at yung kanyang natanggap na birthday package sa ating community service. Tulad ng fogging, misting, cutting the trees, and funeral service. At syempre, ang pinakabago sa community service tulad ng mobile kitchen, mobile clinic, at yung bread and cheese. Yes. Kung ito po ay napunta sa inyong barangay, pwedeng-pwede kayong mag-selfie kasama nito mga ito. At ang ating pinakamarami, ang ating ABM Loyalty Card. Ito yung mga kaninang binanggit natin. Yes. Kung halimbawa po na kayo ay nakapag-selfie, ang gagawin lang po ninyo, i-post lang po ninyo to sa inyong mga FB accounts. Kung halimbawa, wala kayong FB accounts, pwede pong gumamit ng FB accounts ng inyong mga kapatid, ng inyong mga kuya, ate, nanay, tatay, lolo, lola, o kaya sa ating mga kamag-anak o mga mahal sa buhay, kaibigan,
pwede po tayo makigamit para ma-post ang inyong selfie. Pero bago nyo po ito i-post, lagyan po ito ng hashtag servisyong mga sar, i-selfie mo part 2. May kasamang part 2. Yeah. Oh, dire-diretso po yun ha. Dire-diretso no yun. No space. Yes. Tapos lagyan ng inyong pangalan, contact number, at barangay kung saan kayo nabibilang. At pag ito ay na-post na ninyo sa inyong FB accounts, automatic mapupunta po ito sa FB accounts ng ating mahal na congressman. Yes. At pag ito ay napunta ang sa page ng ating mahal na congressman, automatic. Ito na po ang inyong entry para sa inyong contest. Yes. Sa mga dati na pong sumali sa ating contest noon sa part 1, nasa amin pa rin po yung mga picture ninyo, kaya gumamit na po kayo ng bago niyong mga selfie. Diba? Yes. Huwag na yung mga luma. Yeah. Para ano, para hindi masayang yung yes. Yung mga selfie. Totoo, yeah. Kasi pag yung ang na-discover namin na ang inyong selfie ay yung ginamit ninyo noong part 1, automatic ito hindi na disqualified na to, hindi na siya masasama. At saka ang alam ko mas dumagdag pa yung ating pa-premium. Yeah, diba? Oo. Kaya lang ayaw pang ipasabi yes, ni Kasi dahil ano yan, surprise para sa ating mga KAPM. Yes, ito pero yung kanina, December yata. Yeah, oo. Kanina, doon sa barangay 128, yung isang tao, dalawa na ang kanyang selfie. Ay, oo. Kasi kasama natin ang mobile clinic. Dapat tinatlo na niya. Andun ang bread and cheese. Yeah, oh, diba? Yung nga lang hindi niya nagawa, yung mag-selfie doon sa ano. Bread sa and cheese kasi medyo malayo dahil 128, tas nasa 131. Yeah, oo. Okay. Okay, mga kumars, mga KBM, shout out time na tayo. Yes! Shout out ko muna ang ating mga viewers. Yeah, yung ating mga viewers. Yan, Tita Cooks, ayan, nandiyan si Christine Falcon. Hello. Medyo nawawala daw yung signal natin kasi nga, di ba, medyo ano tayo ngayon. Medyo nasa loob po kasi kami ng ano, ng bakery. Kasi puro tinapay po talaga nandito ngayon. Hi to Miss Mirna Enriquez, Abigail Lagartos, oh, si Alec Mangasar, ang anak ni Consuelo, ah, di ba? Okay. Si Lorraine, si Lorraine, yung kasama si natin. Lauren. Ayan. Thank you so much for always being supportive to my dad, sabi ni Alec. Thank you. Actually, ano, hindi kami nahihirapan na supportahan. Hindi kami nahihirapan na suportahan ang aming mahal na congressman. Yes. Dahil anong ako ay mag-umpisa dito sa na mag-volunteer dito sa MRO, nakita ko kung gano'n siya ka-down to earth. Yes, sobra. As at naloka ako sa kanya nung minsan na nagpunta kami sa pilahan ng tricycle. Nakita ko talaga siya nakasalampak na gano'n doon sa bangkera. Oo, mo hindi anino, konsehal. Oo. Tapos ko sabi ko, ay, ano ba to? Sabi ko si Consi nasa ano, nasa bangketa. Oo, tsaka ang hilik niya noon. Pag may nakita siya nakaupo sa bangketa o kaya sa mga parang iski-iskinita, nakikipo siya. Yeah. Ay, ano yan ah? Kumbaga, ang camera ko wala sa kanya. Uh-oh. Kasi nandun ako sa mobile kitchen. Nung hinahanap ko siya, nung makita ko siya, nung mahagip ko siya, Diyos ko sabi ko, ano ba yun? Nakaupo sa bangketa. Ganon ka down to earth ang ating congressman. Oo. Kaya hindi rin ako nag... kumbaga, hindi ako nang hinayang na ako ay nag-volunteer para kay Congressman Alex Mangasar. Yes, dahil gusto ko yung ano niya, yung prinsipyo niya, yung ginagawa niya talaga. Dahil yung pagtulong niya at siya ay natulungan ko din para na rin ako ang tumulong sa aking mga constituents. Yes, totoo. Eto pa. Hi to Miss Marilu Estrada. Tayo na Alex Mangasar, Congressman ng District 2 Caloocan. Thank you, Miss Marilu. Hello to Miss Carol Panghilinan from Barangay 110. Okay. Malapit sa ito, di ba? 110, oo, bandag. Hi to Rosemary Martinez, ang aking kumare. Hello, magandang gabi. Auring Soliman from Barangay 52. Shout out daw. Auring Soliman, Ruth Azurin, Ann Nicole,
Andrew Azurin, pa-shoutout po. Thank you. Hi to Rafael Bagus Bautista, Team Sabado. Hello, hello, hello. Team Sabado. Yes, andyan na. Team Bagus, Team Lem Simpaoco, Team Merville Orozco, Team PJ Malonzo, at ang Team Egay. Andyan natin yan. Yeah. Yan ang mga kasama ko sa Sabado. Diba? Sabado nagbubanting lang kami, nagusap-usap lang kami, kakain, gano'n, diba? Tapos, andyan na aking tita. Hi, Tita Yayi. Hello, hello. Good evening. Bakit ako hindi niyo sinasama? Kasi first bonding pa lang namin last week. Last week pa lang. May first bonding pa lang kayo. Yun. Ako wala. Oo. Wala ka nun kasi. Manda kayo sa akin. Magbabayad kayo sa akin. Hi, to Mom Laura. Good evening. Hi, Mom Laura. Good evening. See you on Saturday. Saturday nandyan siya lagi, di ba? Hello sa aking Team Teletubbies, ang Team Lem Simpao ko. Team Teletubbies ko yan ah. Teletubbies? Yes, Teletubbies. Pero tatlo lang sila. Walang pa nga sila ng dalawa action. Gusto mo sumama sa kanila? Ay, hindi naman ako ano. Hindi ako chop. Sabi ni Ma'am Laura, Blondie versus Blondie. Oh, di ba? Oo nga, di ba? Hi to Aileen Caones. Arruena Salazar. Yan. Hello, hello. Hi, Uma. Good evening. Sabi niya, nagre-request ng bread and cheese sa barangay 101. Yes! 101? Sa akin yan. Uh-oh. Yan ang barangay. Di ba nag-alit na doon? Nag-bread and cheese pa? Ano pa lang yun? Mobile kitchen. Mobile kitchen. Yes. Kaya okay. Antayin nyo ang ating mobile butika. mobile clinic at ang ating bread and cheese. Yeah. Diyan sa mga barangay na yan. Nire-request ko na yan. Mobile bakery. Oo. Sa kanyang mobile bakery. So ayan, shoutout sa aking mga pamilya, ang Aloba family, De La Cruz family, Angeles family, Plasuelo family, Fajardo family, Montalvo family, Pascual family, ano pa ba? Ano? Team Chill family, yan. Siyempre, lagi kong ano yan, kasama. Ngayon nga, medyo nagpapamiss ako kasi hindi ako napupunta sa kanila. Bago ako mag-shoutout, yung ating ano, meron pang pamimigay ang ano. Ay, oo! Meron tayong pamimigay ngayon na load. Load. Worth 100 load. Tatlo lang. Lima ba? Tatlo. Tatlo lang. Alima! Wow, bongga! Alam mo na kung sino yung madalas. Oo nga. Yes, yung mga ating mga top fan at saka top viewers. Yeah, oh. Top sharer. Yan. Ilagay niyo lamang po ang inyong contact number, barangay, at ang pangalan. Andyan si DM para kunin ang mga top sharer. Hindi. Yan mo na dyan. Malalaman mo kung sino yung unang mga actually, na, ano to eh. Medyo, bigay. Ng ano, ng kanilang contact number. Oh, mga ka-ABM. Mga ka-ABM. Ilagay na ninyo ang inyong pangalan, contact number, at barangay. Oh, dahil magkakaroon tayo ngayon na free load na worth 100. Parang nawala siya sa... Bakit wala? Hindi ko makita. Meron dyan sa DM. Ayan. So, ayan. Nakikita na ni DM ko sino-sino yan. Bubunot kami. Ano ba to? Bubunot? Question and answer or bunutan? Siguro, ano, dahil ito yung, at uli ang ating pilot para sa ating, ano, tingnan muna natin kung ilan yung mga, ano, yung ating mga top fan. Yes. Na maglalagay ng kanilang number. Actually, or sino yung mga first sino yung mga ating mga first na ano na ilan ng viewers natin direct? Wa. Ano? Ay, ang dami ah. So ayan. Ay, shout out po sa Guerrero family, sa Soriano family, Tan family, Bernardo family, Salazar family, Tamayo family, Garces family, Adion family, Carion family, at syempre, shout out sa pinakamagandang babae sa buhay ko, kay Nanay Auring! Yes! At
At syempre po, sa pinaka guwapo sa lalaki, na lalaki sa buhay ko, ito ang aking anak na si Carson. Yeah. Ano direk? Oh, magka-cut muna tayo bakit para sa ating raffle. Vlog nga yung like na. Okay mga KBM, magbabalik kami ha para sa ating raffle. Pagbalik na pagbalik namin, mag-message na kayo kagad ng inyong pangalan, contact number at barangay. Yes. Bye! Ay, bakit na mata?